At magsimula na tayo sa ating pagluluto ng dinuguan. Unang-una, maglagay tayo ng mantika sa ating pan. At saka natin ito painitin at ilagay na natin yung ating bawang o garlic. Uunahin natin dito yung ating bawang. So, lutuin muna natin yung ating bawang. Hintayin lang natin ito maging golden brown. Haluin lang natin ito ng maigi. Pagluto na, syempre yung ating onion or yung ating sibuyas. So haluin lang muli natin ito. So luto na ngayon at ilalagay na natin yung ating baboy or yung liyempo. So ang ginawa ko lang dito ay hinati ko lang ito or i-chinap ko lang ito ng maliliit na piraso. So bite size pieces. So depende rin sa inyo kung gaano kalaki or kaliit yung gagawin ninyo na hiwa sa inyong mga karni ng baboy. So pagluto ng ganito, lagyan na natin ng konting water. At hayaan lang natin ito na kumulo. So pabayaan lang natin ito na kumulo. Ang masarap sa dinuguan or tinumis ay yung merong konting taba. Kaya ang pinili natin ngayon ay yung liyempo. Saka natin ito hinati ng maliliit. And then, kumukulo na. So, hayaan lang natin na ganyan. So, halu-haluin muna natin ng konti. Para magpantay yung luto nito. Napakadali lang lutuin itong dinuguan. At syempre, napakasarap pa. So, takpan muna natin para madali siyang maluto. So, after 2 minutes, eto na siya. Then, lagyan na natin ng konting suka. And then, saka natin ito haluin. Konting suka pa. So, yung sa paglalagay ng suka, ay kayo na lang yung magtatantya. So, depende sa inyo. Yung iba kasi ang ginagawa nila, suka lang yung ginagawa nilang pang-asim. So, depende rin sa inyo kung suka or yung sampalok mix. So, sa akin, ang gagamitin ko yung sampalok mix tsaka yung suka. Then, lagyan ulit natin ito ng tubig. Ang gusto ko kasi sa dinuguan ay yung masabaw. Meron naman yung dinuguan na yung tuyo siya. So para sa akin, mas gusto ko yung may sabaw. So next time, iluluto naman natin yung walang sabaw. Yung dinuguan na tuyo. So yan, kumukulo na siya. So, hayaan lang natin na ganyan. Nakumulo para lumambot yung karni ng baboy. Then, ilagay na natin yung dugo. So, depende rin sa inyo kung gaano karaming dugo yung ilalagay ninyo. Make sure na malinis yung bibili ninyo na dugo. So, sa akin, siguro mga 5 tablespoon lang. So, tantsahin nyo na lang. And then, pag kumukulo na, ilagay nyo na yung inyong sili or yung panigang na sili. Yung siling berde. So, ganyan yung gusto ko sa dinuguan natin. Yung medyo masabaw. Hayaan lang natin na maluto yung dugo.
Sulugin muli-uli natin ang tubig. Haluin lang natin ang haluin. Kaya hindi nabubuo yung ating dugo na nilagay dahil inuna natin yung paglalagay ng suka. So lagyan natin ng konting pork seasoning or yung pork cubes para mas malasa yung ating dunuguan. Then lagyan na natin ng konting sinigang mix. Sinigang mix ang palok. Yun yung magbibigay ng konting asim. So sa pag-aasim naman, ayan, ito nilagay na natin. So sa pag-aasim naman ay depende sa inyo kung gaano kaasim yung ilalagay ninyo. Yun namang iba, ang ginagawa ay yung mura ng sampalok na tatadta rin. So hindi kasi ito available, kaya ito lang ginawa natin. Yung sinigang mix. At ito na, malapit na siyang maluto. At eto na, luto na ang ating dinuguan. Kumuha lang kayo ng isang serving bowl at pwede na nating iserve. Eto na ang ating pork dinuguan. Napakasarap nito at pwede niyong lutuin sa inyong mga bahay. At syempre, napakadali lamang. At huwag mo nang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.